Amen po ang Panginoon. Sino pong na-bless sa message? Amen! Good. So tayo ting lahat ay dala ko ngayon sa ating pagbibigay. Pero bago po tayo magbigay sa Panginoon mga kapatid, meron akong babasahin mula sa aklat ng Agyo, Hagay, sa chapter 1. Chapter 1, verse 3. Unahanap ko ninyo, samahan niyo akong basahin, mga kapatid. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Agyo, maganda at maayos ang iyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinim kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. Tuloy natin sa verse 7. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Amen. Ito yung sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Hagay. Amen. Nasundan po ba natin mga kapatid? Marami sa ating mga Kristiyano hindi ni naiintindihan yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Masakit man isipin mga kapatid, pero yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon minsan mahirap, mabigat. Pero kung uunawain natin talaga mga kapatid, kung saan napupunta yung ating mga ibinibigay, hindi po kay Kuya P, hindi sa ating mga pastor, hindi kay Tita Bro, kundi sa kanyang tahanan. Amen. Amen. Ito'y napupunta sa kanyang tahanan. Sabi nga, sabibigyan ng Panginoon sa mga Israelite, sa mga Israelites, magaganda ang inyong mga tahanan, ngunit wasak ang aking templo. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kung ano yung nais siyang iparting sa mga Israelite noon, ganun din mga kapatid yung nais iparting sa atin ng Panginoon sa atin. Gusto niya tayong inuutusan niya tayo, no? Na ibangon ang kanyang templo. Gusto niyang gawin natin yung inuutos niya. Ano ba yung sinabi niya sa Malakay 3? Diba? Bigay ninyo ang iyong mga ikapo upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking templo. Amen. 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 Yun din ang sinabi niya sa mga Israelita sa pamamagitan niya ni Propeta Hagay. Para natin may babawan ang kanyang templo, mga kapatid, kung hindi natin sinusunod ang kanyang utos, kung hindi natin ay binibigay ang mga dapat na ibigay natin sa Diyos. Amen. Sabi niya, isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kaya marami sa ating mga kapatid, ano, na anuman yung ginagawa natin na pagtatrabaho, anuman yung ginagawa, pero bakit parang kapos pa rin tayo? Kaya sabi niya sa Hagay 1:7, isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, subukin ninyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang mga pagpapala. Sabi niya sa Malakay 3, mga kapatid. So, isipin natin mga kapatid, yung pagbibigay natin ay para sa Diyos at hindi para sa tao. Amen? Amen. So tayong lahat ay magbigay sa Panginoon. Bigay natin yung para sa kanyang templo. Ibangon natin muli mga kapatid yung kanyang bahay, no, ang kanyang Amen. Templo. Amen. Tingnan natin yung paligid natin mga kapatid. Magkakaroon ba tayo ng ganitong
bahay ng Diyos. No, kung hindi natin siya susundin, kung hindi natin subukan. Sa bagay nito mga kapatid, masusubukan yung faith natin, ano, yung pagtitiwala natin sa Kanya. Yung pagsunod. Sabi nga sa message kanina, no, may kapangyarihan sa pagtitiwala at pagsunod. Tayo mong lahat ay tumayo mga kapatid. Tayo manalangin. Pasko natin ang ating mga kamay. Yes, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po, O God, sa aming narinig na mensahe sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon. Lord, narito, Panginoon, ang iyong mga anak, Father God. Dala-dala ang aming mga handog, Lord, bilang pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, i-please mo nga po ang bawat sama sa aming mga pinagkakakitaan. I-bless mo nga, Panginoon, ang aming mga trabaho, Father God. I-bless mo nga, Diyos, ang buhay ng bawat sa Panginoon. Na kami, O Diyos, ay magkaroon ng puso, Panginoon, na mabagtakong baba, Father God, na marunong sumunod sa iyong mga pinag-utos, Father God. Maraming salamat sa mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap sa aming mga pagpapala, Father God. Lord, ituro mo nga, Panginoon, ang sa bawat sa amin, ang tunay na pagsunod, Father God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, upang makasunod kami na ito yung muli ang iyong templo, Father God, upang magkaroon kami, Panginoon, ng bahay, sambahan, Father God, kung saan kami nahuhubog, Panginoon, kung saan kami, Panginoon, tunay na nakikilala nga namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa puso ng bahay sa Panginoon na tunay na nagpapasakot sa iyo, Father God. Tunay na sumusunod sa iyo, Panginoon. Lord, kung kami man, Panginoon, ay nabibigatan, Lord God, sa aming pagbibigay. Kung hindi man namin maintindihan, O Diyos, ang pagbibigay ng aming mga ikapo, ng aming mga handog, ipaunawa mo, Panginoon. Bigyan mo kami ng spiritual knowledge, ng wisdom, Panginoon, upang maunawaan namin, Panginoon, ang kahalagahan, O God, ng pagbibigay at ang pagsunod sa iyo, Lord God. I-bless mo ang bawat sa Lord God na makapagbigay, Panginoon. I-bless mo ang aming mga handog na o Diyos ay magamit mo, Panginoon, para lalo pang lumawag ang iyong mga gawain, Panginoon, upang marami pang makaparinig ng iyong mga salita, Father God. Marami pang kaluluwa ang siyang masave, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain ko, Panginoon. Bless the Lord's Harvest Fellowship International Ministry. Bless Kuya P. Bless Tito Glor. Bless mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng umahalit, Panginoon, at lahat pang Panginoon ng aming ma-invite, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Ikaw lamang ang aming pinapapurihan, pinapasalamatan. Ito ang aming mga samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at taga ng sarili ng lahat ay magsabi ng Amen. 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 Glory to God po. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat mga nag-ikapu. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga nagkaloob. Amen. Sa nagkaloob sa guro. Amen. Actually, kapatid, hindi po talaga ako nagpapabayad. Amen. At yung unang pag-aaral natin na yan ay inialay ko sa Panginoon. Yan po ang, yan, kayo ang tithes. Tithes ko, the first students ng theology. Palakpakan po. First theology, basic theology. Actually, kapatid, last year na. 2019 lang pala, ano, January na. Start po tayo. Talagang feeling ko ang hirap-hirap natin. Amen? Narandaman ko yun. Alam ko bakit? Ito lang ang school na walang printer. Kaya talaga, kapatid, nag-project po ako ng yearbook. Talagang
pinagsikapan ko na gawin natin ito kasi kapatid, di ba kayo naiiya kay Kuya Yuli sa mga nagpiprint? Ako, ang kapal talaga ng mukha ko, no? Piruin mo, pati questions natin, pinaprint natin sa kanya. Sabi ko, Lord, ganito mo ba ang school mo? Pagtayo ka ng school, Lord, provide, you provide. Amen? So, kapatid, talaga, ang pinaka-heart desire ko, hindi lang yung magturo sa inyo, mag-provide tayo ng libro. Kasi sino dito ang nag-aral na kompleto ang mga teachings niya? Halos nawala na, amen? Pero kung mahal mo ang Panginoon, your word, di ba sabi sa kanyang salita, you will hide it in your heart at itatabi mo rin, anuin mo, gaano mo kamahal ang Biblia, itatabi mo yon. Ang problema sa atin, hindi nga ayos yung ating ano. Kaya nag-project po tayo na makapaggawa po tayo ng theology book. Amen? Tagalog, na may mga illustration, na may color talaga. Kaya boom. Actually, pakidala po dito yung printer kasi ipagpe-pray po natin ng anointing oil para humaba ang buhay. Alam niyo ba yung sasakyan namin na Nissan 10L? Yan po ay 10 years, kapatid. Walang insurance, hindi kami naka-insure that time. 10 years, wala kami nga ho. Pinag-pray lang namin humaba ang buhay. I pray na ang printer na ito na nabili natin. Kapatid, ang halaga nito ngayon ay 899 sa Jarir. Pero nabili natin siya ng discount sa Jarir kasi nung time na nag-discountan, sa atay nakabalik. Amen? 740 ba ito, Kuya P? So ito po ay low cost na printer. Pag-pray po ni Kuya P ng anointing oil para humaba po ang tinta. Kasi po ang toga, maitim, malakas sa tinta. Amen? So colored po ang gagawin nating yearbook. So yan po, hindi po yan sa pilitan. Yung mga gusto lang po. Tapos po, pag nakaipo na kayo, pwede niyong sabihin sa akin na ipiprint na kayo. Amen? Amen. Sabihin niyo lang po, si Ate, ano po ang ating taga-singil, si Ate Al. Amen? May mga nagbigay na po. At bali po, ang sosobra niyan, sabi ko, sosobra niyan sa yearbook na kung may magsubra. Kasi ang pinaka-minimum 100. Yung gusto magdagdag, glory to God. At magpa-project po, kasi naghanap na po kami sa buong Batha, sa buong lahat ng lugar. Pinagtanong ako na, sina Kuya Jim. Wala pong bookbinding dito. At saka nagtanong din kami sa printing press. Si Kuya P, na-bless siya na nakakahita siya ng isang malaki na trabaho sa printing press. At ang sabi kailangan, 1,000 kopya. Eh, kaya hindi tayo pwede. So, gawa tayo ng sariling bookbinding. At inutusan ko nga po si Kuya Nelson, ha? Kuya Nelson group ng mga taga-box na gumawa ng bookbinding press, book press. Para tayo na ang mag-bookbind talaga. As in maganda, personalized. Hindi ko siya natapos ngayon, bali next Friday, I promise, nandiyan na yan siya. So may sample tayo, personalized po yan kapatid. Kung ano ang gusto mong ilagay sa page, sabihin mo lang sa akin, nasa Facebook, anong gusto mong ilagay ang family mo, ang quotes mo, ang istorya ng buhay mo, paano ka na born again, paano ka nagamit dito sa Lord's Harvest. Alam mo kapatid, there is power kasi pag naaalala mo ang isang bagay. Sabi nga ng Panginoon, dali, ilagay mo sulat mo. Diba? Write a vision, write a... Isulat mo yung gusto mo. Kasi alam mo kapatid, yung mga umuwi na sa Pinas, alam mo, backslider na. Wala silang mga paalala eh. May Facebook man sila. Iba po yung may Biblia at saka yung sarili mong yearbook, sarili mong theology book, di ba? Iingatan mo yan. Bumagyo man umano, hawakan mo talaga yan. Kaya ako, na-bless ako si Kuya Giovanni. Sabi niya, paano mo umulan? Kaya ako, nag-research talaga ako sa YouTube, sa internet, paano magawa ang, paano mag-bookbind. So, tulong-tulong po tayo, lahat tayo mag-bookbind. Amen? Amen. Yung kung gusto mo, yung ikaw ang mag-bookbind sa'yo, ha? Dali, gawa kayo ng kuya, book press. Huwag niyong kalimutan. So, I need it badly this week, kung ihatid niyo sa bahay, Kuya Johnny, ha? Magpiprint na ako sa Ngayon, magpiprint po tayo ng sample na, hindi ko nadala yung photo printer. Pero kapatid, I tell you, if you bless kayo ni Lord, I will pray for you every day, ano, sa mga nag-donate, yung theology, yung ano na yun, para sa libro yun. Pero for this time around, Kuya Ate, pakibilang mo nga po, Ate, yung ating magbibigay ng ikabuyan ngayon. Pero ang pera na yan, ibibigay kay Kuya P, para sa Kuya P, theology book ang budget nun. Amen? Lahat ng pakisulat po ang lahat na nagbigay ngayon. Hopefully, pag nakagawa na tayo ng book,
yung gusto magdagdag ng donation, pag magandang buo ang pinapagawa ni Lord. Color talaga, as in, nandun yung mga kunwari, yung mga ways how to memorize na mabilis, na hindi nyo makakalimutan. Kasi di ba, nakapag-memorize kayo ng 66 books, after that, after 6 months, nalimutan nyo na naman. Hindi, may mga techniques. Ilalagay natin doon, at hopefully, we will pray na maipublish natin sa Pilipinas. Amen? So, ganun kalaki po yung project natin na gagawin natin, kapatid. We are part. Bahagi tayo nun. Kaya, hanggat maaari po, huwag kayong magdadamot sa Panginoon. Amen? Ako, nung kabibigay ko sa lagi kong binibless ko yan. Pag may nag-raising, ang binibigay ko kaagad sa Kanya. Binibless ako ng siksik living ng Panginoon. And I believe, God, no? God, imumultiply niya. Mararanasan niyo yung 100-fold blessing sa mga donation na binigay niyo. Amen? At saka yung iba po, gusto nyo pang mag-pledge, walang problema. Walang problema. So, lagyan mo na ang tamang lagyan mo na ikaw po yan, and then the rest, bigay mo kay Kuya Pi. Kuya Pi, reserva po yan para sa tinta ng theology po. Amen. At papel. Kung gusto mo yun, dunit, opo. Pinapapitin mo dito sa akin. Ayun kay Kuya rin yan. Ito niyan. Ito na, kay Ate Auto, yung kay Rene, kay Kuya, sa yung yearbook ni Ate na nila ni Kuya Rene. Ibigay kay Kuya Rene. Bakit na pa po yan, magbabayad po ako ng separate sa yearbook. Kay Kuya Rene to, sa yearbook niya. May sarili siyang yearbook. May sarili siyang yearbook. Hindi, sa amin nalang pong dalawang magbabayad po ako. Yan po, hindi po sa ano yan. Ito na yan. Iba pa to. Nagbigay pa siya kanina, nagbigay pa siya ngayon. Ate, sa theology book. Sa yearbook to. Ate, ikaw mo. Kaya, kay Kuya Rene and Ate Barbie. Palakpakan po natin si Kuya Rene at Ate Barbie. Amen. Closing prayer po, Kuya. Hindi. Pag-pray po yan. Pag-pray po para humaba po, Kuya. Kuya Yuli, Kuya Joma. There is power in prayer, amen. Amen. Na hindi po maubusan. Kagaya ng message natin ngayon, maganap sa oil. Di ba yung oil? Di ba, binless nyo ako, tapos binless yung ano? Tapos hindi na naubusan ng oil. I pray, 3 years, hindi maubusan ng tinta ang printer na ito. Amen? Hallelujah. Lahat tayo magkaroon ng libro. Masarap po may libro, di ba? Amen. Hindi yung iisipin mo pa mali ng aaralin natin. Kagaya ngayon, di ba, kulang-kulang ang mga messages natin. At saka hindi lang po yung kapatid, yung project natin ng yearbook, yung online natin yan. Lalagyan natin, alam niyo yung logo na pag pinindot mo siyang ganyan, lalabas siya sa internet. Mayroon yun, i-connect natin siya sa internet at may video po. May video. Amen? God bless po. Amen. I-lay hands natin ang ating mga kamay. Ito po ay hindi personal use, ha? Sa theology lang po talaga to. Hindi kayo pwedeng pumunta at magpapaprint ng personal. Sa theology. Yes, Lord, hallelujah, praise to our Diyos. Maraming Jehovah, Jireh, Father God. Maraming salamat po, Panginoon, sa printer na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa nag-provide, O Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa buhay ni Tito Flor, ni Kuya B, Panginoon, na ibalik mo nga po, Panginoon, ng siksik-liglig at umahapong ng pagpapala, Panginoon. At sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatiran, Lord God, na magbibigay ng donation, Father God, sa lahat, Panginoon, na mga Diyos, ay i-bless mo, Father God, at nawa, Panginoon, ay ibalik mo ng mga ng pagpapala, Panginoon, at nawa, Diyos, dinadalangin namin na magamit, Panginoon, ang printer na ito, Panginoon, sa theology, Father God, sa lahat ng gagawin namin, ng mga materials, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus, Panginoon, na ang aming printer na ito, Panginoon, ay magamit ang may mahabang panahon, Panginoon. Italay, Panginoon, ang kanyang ink, Father God, na hindi abadabas, na hindi agad maubos, Panginoon. Magamit namin, Panginoon, na hindi kami gagastos, Father God, ng malaking, Panginoon. Dinadalangin namin ito, Panginoon, sa iyong pangalan, Father God, lahat ng mga materials, O God, printing paper, Panginoon, na magagamit, Panginoon, ay dinadalangin namin na hindi kami makakagamit, Panginoon, ng sobra-sobra, Panginoon, ngunit magagamit namin, Panginoon, ng naayon lamang, Panginoon, sa aming pag-aaral sa theology, Father God. Maraming salamat po, Diyos. Bless po ang printer na ito, Panginoon, na magkaroon ng mahabang panahon, Panginoon, sa pag-aaral namin sa theology, Father God.
ikaw lamang, Panginoon, sa ilamang namin na tinataas, ang papuri, ang pasasalamat at pagsamba. Ito ang aming sanggulang sa pangalan ng Jesus. Ang halimang sabi ng Amen. Amen.